alam mong magkikita at magkikita pa rin yung dalawang yun. Siyempre, pag-uusapan nila yun. Kaya yun yung kailangan ko gawa ng paraan. Yung tipong kahit magkita sila, kung saan na sila mag-iiwasan at hindi na sila mag-uusap forever. Meron pala si Isabel, mentally unstable na lola. Baka daw doon naman ni Isabel yung sakit niya. Si Tita Isabel mo, tumakas ng ospital! Makikita na natin ang daddy mo. Wala namang ibang pupuntahan si Isabel kung ikaw lang. Dapat doon ka nakatira sa bahay ko, lalo lang may anak na tayo. Asa na si Isabel? Umalis na siya, ayaw magpapigil sa akin. Kung hindi natin makukuha ang daddy mo sa pakiusapan, isasama natin siya ng sapilitan. Sana po malampasan niyo lahat ng problema niyo. Oo naman, kayang-kaya ko to. Pero kakailanganin ko tulong mo. Tulungan mo po si Tita Isabel, tumawag siya sa akin, mapapakamatay na lang daw siya. Alam ko na kung nasaan si Isabel. Papunta na ako sa kanya ngayon. Isabel? Isabel? Benji, kala ko hindi ka na dadating eh. Saan kotse ni Benji yun, no? Ha? Oo, alika, tingnan natin. Benji! Benji! Papi! Benji! Wala dito si Benji. Kotse ni Isabel, insan. Kotse ni Isabel. Diyos ko, Benji! 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 Wala rin sila dito. EJ! EJ, dali, hanapin natin! Kala ko, kinalimutan mo na kami. Kanina ka pa namin hinihintay na anak mo. Isabel, alam mo naman, hindi kita matitiis eh. Bakit ka ba dito nakipagkita sa akin? Napakaliblib naman itong lugar na ito. Uy! Uy, ang saya-saya ng baby natin. At tingnan mo, masaya siya. Susunduin na tayo ni Daddy. Nasama tayo sa kanya. Di ba? Isabel, mabuti pa umalis na tayo sa lugar na ito. Dahil masyadong delikado dito. Saan naman tayo pupunta? Ikaw, kahit saan mo gusto, basta umalis na tayo dito. Sige. Diana, maupo ka nga muna. Kanina pa ako nahihilo sa'yo kakalakad mo eh. Ewan ko ba, Lorna? Kinukutoban ako, merong masamang mangyayari eh. Sana mali yung iniisip ko. Kung sa bagay, hindi talaga kita masisisi. Mahirap talagang espelingin ng mga taong wala sa katinoan. Malikot ang pag-iisip nila. Kaya nga dapat hindi nila nagpunta doon ng mami mo tsaka si Ninang Venus eh. Tama ka, Lorna. Mag-report kaya ako sa mga pulis. Para meron tumulong sa kanila doon. Huh? Sige, mabuti pa yun. Sila. Parang wala naman sila dito. Kaya nga eh. Mabuti pa maghiwalay na tayo. Oo, sige. Doon kami ni Joe. Sige, sige. Joe, tara. Isabel, ako na magmamaneho, ako na yung Susan. Ay, hindi. Ako na, ako na. Ah, ganito na lang. Ikaw na lang. Bahala kay baby, oh. Sigurado ka? Oo, ako na. EJ, hindi ba si Isabel yun? Ano si baby? Lalagay ko sa likod. Ma'am, sila nga po. Halika! Ay, alam mo, may binili akong bagong cologne ni baby. Eto oh, amuyin mo. Ano ba, Isabel? Isabel yun! Isabel! Benji! Diyos ko, Benji! Tawagin mo si Venus at saka si Jojo at bilis! Diyos ko! Benji! Insan! Ano Venus, na? Ano na? San? Si Isabel! Kinuha niya si Benji! Halika na! Halika na! Baka hindi natin maabutan! Halika na!
Ayan na, mga pulis! Andiyan na sila. EJ, i-report mo sa kanila ang plate number ni Isabel. Please, sige. Bilis, EJ, para mahapoy kagad at umalis na kayo! Halika, halika, halika dito. Minsan sana mahapoy nila. Bilis sa Diyo, doon sila dumiretso! Insan, paano nakuha ni Isabel si Benji? Imposible yung sumama na lang si Benji ng ganun. Yan, hindi ko maalam. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Sandali. Alam mo, makakausap mo pa si Benji, ha, Rina? Ano akong baliw? Akin na siya. At hindi mo na siya makukuha. Pinsan! Sarado na ang telepono ni Benji. Malamang pinatay ng Lucretia yun ang phone ni Benji. Pero baka kinukumbinsin ni Benji si Isabel na sumama sa kanya ng tahimik. Hindi ko alam. Siguradong kain Tito Benji si Isabel. Lalaki siya. At babae lang ang kaharap niya. Kaya sigurado rin ako na magagawa niya ng paraan yun. Sana nga ganun yung mangyari. At sana makumbinsin ni Daddy si Isabel na sumama na sa kanya. Hindi lang para sa katahimikan namin, para na rin sa kanya. Kaya natatakot pa rin akong magtigil dito sa bahay. Saan ba talaga tayo pupunta? Si Diana. Insan, baka mamroblema na naman si Diana. Pero kailangan niya malaman ng totoo. Diana. Diana, hindi ko naabutan ang daddy mo. Ano po? Nasaan siya? Kasama niya si Isabel. Pero hindi ko alam kung paano siya nakumbinsin ni Isabel na sumama sa kanya. Ganun na lang po yun, Mami. Ano, wala na naman sa atin si daddy? Ganito na lang lagi? Iba ang sitwasyon ngayon, anak, ha? Wala saktinuan ang isip si Isabel. Tayo lang ang magtutulungan. Maasahan natin ang isa't isa lang, kaya malaki ka na. Kailangan tibayan mo ang loob mo, anak, ha? Gagawin namin ang lahat para mahanap ang daddy mo. Opo, Mami. Masaya ako. Masaya ako magkakasama-sama na tayo. Buo na ang pamilyang pinapangarap ko. Ito na ang bagong pugad natin. Oh, Benji, binuo mo pagkatao ko. Dahil wala naman ako ibang hiniling kundi ang magkasama-sama na tayo ng anak natin. Ay.
Pagod ako. Pero okay lang, basta importante. Andito ka na. Magkasama na tayo. At sa akin ka na lang, ha? Sa akin ka na lang. Insan, sa totoo lang, mas natatakot ako ngayon. Kasi iba talaga kapag baliw ang katapat mo eh. Nouna si Alfred na baliw sa pera, ngayon naman isang babaeng baliw sa pag-ibig. Pero mas nakakatakot si Isabel kasi talagang baliw siya. Hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin. Kaya nga mas nag-aano lang ako, pinsan, kasi wala siya sa kanyang tinawan ang isip niya. So paano na? Hihintay na lang natin ang mga pulis na bumalik? Hindi. Hindi, kailangan may gawin tayo. Lorena. Cynthia, kailangan ko ang tulong mo. Pasensya ka na, ha? Pero hindi ko alam kung saan pumunta si Isabel. Alam ko naman kaya ka tumatawag para alamin kung nasan siya, di ba? Eto nga, oh, naghahanap ako ng mga papeles dito sa kanya para malaman lang kung nasan siya. Naghahanap ako ng impormasyon. Pakisabi na rin kay Benji. Cynthia, magkasama si Isabel at si Benji. Ano? Mahabang kwento. Basta ang importante, kailangan malaman natin kung saan pa sila pwedeng magpunta. Sige, Rina, tatawagan kita pag meron akong malaman, ha? Nag-aalala na rin ako sa pwedeng mangyari. Natatakot na ako para sa kaibigan ko. Sige. Tama si Mami. Dapat mas tatagan ko yung loob ko ngayon. Tama yan. Buhos na lang natin ang oras sa paghahanap sa daddy mo. Ang problema nga lang natin, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Dati nang nangyari sa amin to eh. Imposible mo lang nakakaalam kung nasan sila. Alam mo ba ang sabwata ni Nola at ng daddy mo si Al? Sumagot ka! Mayroong isang taong kasambat na nagka-problema yung pamilya ko, no? Kapatid ko. Doon siya nakatira kay Isabel ngayon. Kaya malakas ang kutob ko, may alam siya. Di, tawagan mo na. Ay, hindi. Kilala ko yung kapatid ko ngayon. Magsisinungaling sa akin yung pag hindi ko siya hinarap. Kaya pupuntahan natin siya. Bakit ayaw mo sumagot? Talagang ayaw mo na sa amin, ano? Isabel, nangako ako sa'yo na magsasama tayo habang buhay. I'm sorry, dahil hindi ko sinasadyang sabihin yon. Ngayon ko lang nalaman, meron ng ibang nagmamayari. Nung pangakong binigay ko sa'yo, yun ay si Rina. Mali ka! Dapat akong pinili mo! Sorry, ha? Masampal tuloy kita. Kasi naman, eh. Umusta? Promise, hindi ko na uulitin. Hindi na kita sasaktan. Basta hindi mo na kami iiwan. Mag-promise ka rin. Promise ka. Promise, hindi mo na kami iiwan. Promise ka. Promise, hindi mo na kami iiwan. Bakit ayaw mo mag-promise, ha? Ayaw mo? O sige, kung ayaw mo, ito ang tandaan mo, ha? Ito ang tandaan mo. Sa akin ka na lang, magmula ngayon, wala ka ng karapatan mamili. Dito ka na lang, sa akin ka na lang, at hindi mo na kami maiiwan! May kalahanda na natin yung higaan ng daddy mo, ha?
Ma'am Ashley, may naghahanap po sa inyo. Bakit mo naman sila pinapasok? Eh, kasi... Di bale, kapasok na eh. Ano naman kailangan nyo, ha? Ilabas mo ang daddy ko. Hindi mo ako narinig? Sabihin mo sa akin kung saan nyo dinala ang daddy ko. Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Palibhasa, mga tatanga-tanga kayo, kaya lagi kayo nalulusutan. Hoy, Ashley! Ano ba sumasobra ka na eh? Umamin ka nga! Alam naman namin nakasabot ka dito, di ba? Pwede ba? Wala akong panahon sa inyo. Umalis na kayo, maghanap na lang kayo na ibang sisisihin nyo, mga baliw! Sa lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko, lagi kang nandun. Kaya imposibleng wala kang alam. Ngayon, sabihin mo na sa akin kung nasan ang daddy ko. Kahit pigain nyo pa ako ngayon, wala kayong makukuha sa akin. At kung nakuha man talaga ni Tita Isabel ang daddy mo, ibig sabihin lang, malaki siyang lampa. Kaya huwag niyo akong sisisihin dahil wala na talaga akong pakialam sa inyo. Alam ko namang gumaganti ka lang kaya ayaw mong umamin. Nakulong na nga ang daddy ko, hindi niyo pa rin talaga ako tinitigilan. Eh malamang naman, karma niyo yan dahil inilayo niyo sa akin ang daddy ko. Kaya ngayon, inilalayo din sa iyo ang daddy mo. Ngayon, kung gustong ikutin pa ang buong bahay, paano makasigurado kang wala dito ang daddy mo? Be my guest! Sige! Tapos kapag napahiya naman kayo, do you want to have cake and coffee with me, my dear half-sister? I guess not. Well, get out. Get out! Bradley? Yeah, uy. What's wrong? Parang sumasama yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung nagugutom ba ako, nahihilo. Gusto mo bang kumain? Do you want pizza? No. I'm okay. You know what? Lalabas muna ako. I'm gonna buy your food and also maybe your medicine na rin. That's so sweet, pero hindi na. Kasi nag-order na ako online eh. Alam ko namang gusto mo yon at paborito natin yung dalawa. Not anymore. There are a lot of things na pareho tayo siguro dati. Pero hindi na ngayon. That must be your order. Check ko lang, ha? Idol Bradley! Ang kinagawa mo dito? Sino nagpapasok sa'yo? Pasensya ka na, Vanessa. Emergency lang talaga. Idol, ang airpods si Diana, si Sir Benji, nawawala. Sabi sa akin ni Lorna, kagabi pa doon sila naghahanap. Sige, punta natin. Vanessa, Diana needs me right now. Pero I promise, babalik rin ako. Bradley? Vanessa? Bradley. What's wrong? Bradley, kasi sabi ko sa'yo, nahihilo ako akong bagong cologne, baby. Ito, oh, amuin mo.
Isabel? Uy, Isabel? Benji, gising ka na. Just in time for breakfast. Halika, saluhan mo na kami ng anak mo. Come. Mika, huwag bastos. Say hi to your daddy. Uy! Nagpapabati sa daddy mo? Oh, good morning ka. Good morning, daddy. Sabi mo. Yan, tatampo sa'yo kasi akala niya iiwan mo na kami. Sayang yan. Nasaan tayo? Nasaan pa, di? Saan to? Nasa bagong bahay natin. Dito na tayo titira. Ikaw, ako, at ang anak natin. Di ba ang saya-saya? Buo ng pamilya natin. Tuwa ba ako o maiirita sa mga nangyari sa kanila? Paano ba naman kasi, baliw na nga, naisahan pa sila. Buti talaga wala akong naman ang katangahan ni Mami. Daddy, paano kaya kung kasing tanga nila ako? Tatanggapin mo pa rin ba ako? Daddy? Di? Ano ba naman yan? Kanina pa ako nagkukwento dito, hindi ka naman pala nakikinig. Nakikinig ako, hindi lang ako natutuwa. Ba't naman hindi ka matutuwa? Eh, magulo na nga ulit yung pamilya ni Diana. Si Isabel nga eh, napabilib niya pa rin ako kahit baliw siya. Ano mo, sa totoo lang, hindi na ako umaasa dyan kay Isabel. Lalo lang ako mapapatagal dito kung hihintayin ko siya. Kailangan ko nang gumawa ng sarili kong diskarte. Paano naman yun? Ash, kung talagang gusto mo, maraming paraan. Dapat lang dati ko pa binuksan yung mga mata ko. Kung ginawa ko yun noon, sigurado nagawan ko na ng solusyon tong sitwasyon ko. Ano bang plano mo, Hala? Baby Nika, masaya ka na kasi happy na si Mami, ha? Ayoko. Isabel, tigil mo nito. Mali itong ginagawa mo. Anong mali? Mali bang gustuhin ko maging buo yung pamilya ko? Pamilya? Anong pamilya? Isabel, alam ko, nasa tamang pag-iisip ka pa. Ito. Wag. Benji, dahan-dahan. Itong tinuturing mong anak. Dito anak mo. Anak natin. Manika! Baby! Baby! Ba't ka ba ganyan? Sakta na anak natin. Ari! Sabihin. Benji, hindi ka gagaling kung susunod lang ako sa mga gusto mo. Ha? Umuwi na tayo. Umuwi na tayo! Huwag kang sumigaw. Natatakot na yung anak natin. Wala na tayong anak, Sabel. Patay na ang anak natin. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ba patay ang anak natin? Hindi mo ba sasagutin? Alam kong malaki ang kasalanan niya sa'yo, pero baka makatulong sa atin si Bradley. Ang importante ngayon, mahanap ko si Daddy. Medyo magulo isip niya eh, kasi may mga tao na gusto tayong paghiwalayin. Alam mo na yon. Pero hindi tayo papayag, hindi ba? Isabel? Sino yan? Si Rina. Ano nang balita? May nakita ako dito lang. Ang title, bahay sa Antipolo na isinanla sa pamilya ni Isabel. Di, punta na natin, baka nandun sila. Marami na akong iniisip, ayoko makadagdag ka pa. Diana, hindi ako pumunta dito for you to change your decision when you broke up with me. I just want you to take me back as a friend. Don't I deserve that? Alam ko naman kaya gusto mong umalis dahil babalikan na kay Rina. Pero ngayon, hindi mo na magagawa yun. Hindi ka na makakatakas!